ang mahiwagang liwanag na yun ay tila pinapalit ang dalawang malamig at mainit na puso ng mga babaeng ito. Tila labis silang nasayahan doon, huh? Ngunit tama ba ang kanilang pinili? Alamin natin ito dito sa Wow Fairy Tales. Sa isang kaharian, naninirahan ng isang maganda at malakas na prinsesang si May. Gayunpaman, siya'y palautos. Hindi nagmamalasakit sa damdamin ng ibang tao at masyadong mataas ang tingin sa sarili. Kaya unti-unting lumayo sa kanya ang lahat sa kaharian. May, hindi ka dapat masyadong masungit sa katulong. Dapat tayong magpatawad at tulungan ng isa't isa. Hindi, Ama. Naglakas loob siyang guluhin ako habang nagpapahinga ako. Nararapat siyang parusahan. Hindi tulad ni May, si Linda ay mabait pero mahirap na babae. Sa kabila ng pagiging pabaya minsan. Salamat po, walang anuman. Gumugol ka ng maraming oras sa pagtulong sa mga tao. Sinusuportahan lang kita. Gayunpaman kung minsan dahil sa personalidad na ito, ang ilang mga tao ay madalas na sinasamantala si Linda upang humingi ng tulong. Kaya't wala siyang oras upang gawin ang mga gusto niya. Noong araw na yun, habang nagsusumikap si Linda, aksidente niyang nabangga si Prinsesa May na naglalakad. Hindi mo ba ako nakita? Bulag ka ba? Tinumihan mong damit ko. Hindi ko sinasadya. Pupunasan kong putik sa damit mo at hindi na kailangan pong malaman. Ang damit na ito'y nasira mo. Mapaparusahan ka. Kawawa naman tong babaeng to. Sinubukan niyang tulungan si Prinsesa May na linisan ang kanyang damit. Ngunit tinanggihan pa rin niya ang kabaitan ng dalaga at pinagalitan siya ng ganun. Oo, nabalitaan ko rin na ang babae si Linda. Isang mabait na tao na mahal ang lahat dito. Nais kong magkaroon ng kaunting kabaitan si Prinsesa May. At kabaligtaran, iyon ay magiging mahusay. Ano pinagkikamentuhan yung dalawa? Ano naman ang pagkatao ko? Ang lakas ng loob niyong ikumpara ko sa maduming babaeng yun. Gusto lang siguro nilang maging mabuting tao ang prinsesa. Sino ka? Bakit ka nakikialam dito? Ako si Rachel, isang mabait na mangkukulam na dalubhasa sa pagtulong sa mga tao. Hindi ko sinasadyang marinig ang kwento ng lahat ng nangyayari dito. Partikular din, alam ko na si Prinsesa May ay may yelong puso na nagpapakita ng iyong malamig na personalidad. Kaya laging hindi ito ay kinatutuwa ng karamihan. Katulad ng magandang babae na si Linda, siya ay may mainit at masigasig na puso. Ngunit hindi alam kung paano humindi, kaya palagi siyang kawawa. Tama, gusto ko rin maging mas malakas para humindi, pero hindi ko alam kung paano. Sa mga nakaraang araw, nagre-reklamo rin ang tatay ko sa pagkatao ko, pero hindi ganun kadaling baguhin ang pagkatao ko. Ah, di ba sabi mo magaling kang mangkukulam? May ideya ka ba para tulungan ako? Siyempre, gusto ko. Kung pareho kayong sumasang-ayon, gagamit ako ng mahika para tulungan kayong dalawa na maging mas mahusay na bersyon ng inyong sarili at maiwasan din kayong mapintasan o maikumpara. Kung kaya kong maging mas magandang bersyon, papayag ako. Sumasang-ayon kami. Mabuti. Kung gayon, tignan niyo ang mahika ko. Pagkatapos, binago ni Rachel ang mga puso ni May at Linda. Si May ay nagkaroon ng magandang damdamin na puso, habang si Linda ay mas matigas na pusong yelo. Natapos na ang mahika. Sana maging masaya kayong dalawa sa bagong buhay niyo. Salamat po! Sa kapangyarihan ni Rachel, ang mga personalidad ni May at Linda ay lubos na nag-iba kaysa dati. Si Linda ay malamig. Tinatanggihan ng sunod-sunod na alok upang maglaan ng oras para sa sarili. At masaya si May na nakatanggap ng maraming pagmamahal at atensyon mula sa lahat. Si May mismo ay unti-unting naunawaan na kapag nagmamalasakit siya sa iba, makakatanggap siya ng magagandang bagay. May, nakikita ko na unti-unti kang nagiging mabait at matalungin sa mga araw na ito. Napakasaya ko para sa'yo! Maraming salamat! Gayunpaman, hindi ito nagtagal dahil bawat gabi kapwa nila nararamdaman ang sakit ng kanilang dibdib. Nagpa siya si May na imbitahan si Linda para linawin ang bagay na ito. Linda, nakakaramdam
Nakaramdam ka na ba ng matinding kirot sa iyong dibdib kamakailan? Oo, huh? Prinsesa, pero bakit? Parang may mali sa mahay ka ng pagpalit ng puso. Kailangan nating mahanap si Rachel para alamin to. Bakit? Sobrang masakit na ba at gusto mo nang makipagpalitan ng puso? Hindi ba mas gugustuhin mong magkaroon ng mabait na pag-uugali at magugustuhan ng lahat? Hindi, gusto ko talagang may init ng pusong ito. Maraming magagandang bagay ang naidudulot nito sa akin. Ngunit labis akong nag-aalala sa mahika na may negatibong epekto sa ating katawan. Huh? Kaya gusto kong hanapin natin si Rachel. Ayoko, marami pa akong gagawin ngayon kaya alis na ako. Linda, sandali! Gayun pa man, nang subukan ni May na pigilan si Linda sa pag-alis, ang dalawa ay biglang nakaramdam ng matinding kirot sa kanilang bibig. At hindi sinasadyang sinipsip na nakakatak na ulap. Nang magising sila, si Rachel ay nakangiti nang nakakatakot sa harap nila na may hawak na kapangyarihang bola ng apoy at yelo sa kanyang kamay. Rachel, anong ginagawa mo? Pakawalan mo kami! Palayain kayo? Paano yun magiging ganun kadali? Lalo na kapag ang isang itim na mangkukulam na tulad ko ay sumusubaybay kay Prinsesa May sa lahat ng oras na ito. At subukang makabuo ng isang perpektong plano ng pakikipagpalit ng puso para makakuha ng mas malakas na apoy at yelong kapangyarihan mula sa inyong dalawa para sa akin. Para maisagawa ang planong kontrolin ang isipan ni Prinsesa May at agawan ng trono, matagal pa bago ko kayo palayain. At saka, sa kaunting lakas lang mula sa inyong dalawa, matatapos ko na ang planong ito. Ngayon, sumunod kayo at sumuko. Pagkasabi nito, biglang nagpaputok ng mahika si Rachel kay Linda para maubos ang natitirang lakas ng kanyang nagyayelong puso. Hindi! Linda! Rachel! Tumigil ka! Dapat mong alagaan ang iyong sarili dahil susunod ka na. Ganito bang kahahantungan ko? Hindi! Kailangan kong subukang iligtas ang sarili ko. Kawawang si Linda. Matapos makalaya mula sa pagkakagatos, mabilis na ginamit ni Bea ang kanyang maikling espada para iligtas si Linda. Linda, ayos ka lang. Rachel, itigil mo ng pag-atake at ubusin ang aming kapangyarihan. Hindi ako titigil. Kung gusto mong maging isang bayani, pagkatapos ay kukunin ko muna ang lakas ng apoy sa iyo at pagkatapos ay kukulektahin ang kapangyarihan ng yelo mula kay Linda upang ganap na kontrolin ka. Katatapos lang niyang magsalita, inatake ni Rachel si May gamit ang isang bola ng apoy at sinubukan pa rin lumaban ni May. Samantala si Linda, habang siya'y mahinang bumagsak, nasaksihan niya ang matapang na pakikipaglaban ni May kay Rachel ng oras na iyon. Prinsesa May, tinulungan niya ako. Tama siya na magduda sa mahika ng pakikipagpalit ng puso, pero tumanggi akong tumulong. Ako, napakalamig ko at sarili ko lang iniisip ko. Hindi lang nasaktan ng lahat, kundi pati sarili ko. At saka, sinubukan ni May na protektahan ako. Hindi ko hahayaan na magsakripisyo siya. Kailangan kong tulungan si Prinsesa May. Sa pag-iisip nito, pinilit ni Linda ang sarili na pumunta sa kinaroroonan ni May para tulungan siya. Sa kabila ng mahiwagang apoy ni Rachel na nakapalibot sa dalawa, sinubukan pa rin nilang lumaban ng magkasama. Biglang nagningning ang kakaibang liwanag nang hawakan ni May at Linda ang isa't isa at tinulungan ng dalawang puso na maging maayos na nagbabalanse sa kapangyarihan ng apoy at yelo. Anong nangyari? Hindi ko alam. Mag-ingat ka! Ito pala ang pinagsamang lakas ng apoy at yelo sa ating dalawa. Siguro, talunin na natin si Rachel. Pagkatapos, nagsanib kwersa si May at Linda laban sa mga pag-atake ni Rachel. Sa pagkakaisa ng kalooban at determinasyon ng dalawang dalaga, hindi sila nagawang talunin ni Rachel at nakatanggap ng masakit na wakas. Hindi! Kaagad pagkatapos talunin si Rachel, sina May at Linda ay nakauwi sa pamamagitan ng mahiwagang liwanag. Nakauwi na tayo, May! Tama! At pagkatapos din ng laban kay Rachel, naunawaan ko na ang bawat isa sa atin ay kailangang magkaroon ng maayos na pag-uugali. Ang pagkakaibigan ay tutulong sa atin na malampasan din ang mga paghihirap. Matapos, naging matalik na magkaibigan sina May at Linda, na may lakas ng apoy at mahika ng yelo sa loob ng kanilang mga puso. Mukhang magiging ligtas si Snow White sandali hanggang sa bumalik ang prinsipe. Ngunit sa kasamaang palad, may nangyari na naman sa kanya. Noong araw na iyon, matapos makita na namatay si Snow White, masiyahan ng demonyo. Sabik siyang magpalit ng panlasa kaya pumunta siya sa daan malapit sa palasyo. Hmm,
hindi madami ang kasakiman ng karaniwang tao kumpara sa Maharlika. Pero nakakatawa pa rin. Ha? Bigla niyang nakita ang dalawang maliit na estranghero na naglalakad sa kalsada. Ang mga lalaking ito ay may kakaibang aboy. Parang nakita ko na sila kung saan dati. Ha? Di ba kasama nila si Snow White? Bakit kaya pa nilang maging masaya? Kakaiba, kailangan kong alamin ito muli. Ang demonyo ay personal na pumunta sa bahay ni Snow White upang suriin. Siya ay labis na nagalit nang makita na si Snow White ay buhay pa at malusog. Regina, napakawalang kwenta mo. Wala kang magagawa tungkol dito. Ngayon, kailangan kong gawin ito ng sarili ko. Ha? Ang demonyo ay nagbalat kayo bilang isang matandang babae na nagbibenta ng mansanas at kumatok sa pintuan ni Snow White. Ha? Huh? Sino po kayo? Paano po kayo nakarating dito? Kamusta, dalaga? Nagbibenta ako ng mansanas. Tinuro lang sa akin ng mga duwende ang daan dito. Sinabi nila na bibili nila lahat ng mansanas ko kung magugustuhan mo ito. Kaya pakiusap, tikman mo ang isang kagat. Pero ako'y... Kung natatakot ka na may mali sa mansanas ko, kakagat mo na ako. Nang makitang kinagat ng matandang babae ang mansanas, napanatag si Snow White at sinunod siya. Ngunit sa sandaling masubo niya ang mansanas, tumumba siya at nawalan ng malay. Makatitiyak na ako sa wakas ngayon. Sa oras na iyon, sa pamamagitan ng salamin, nakita rin ni Regina ang nangyari kay Snow White. Sa paghihintay na umalis ang demonyo, dumating siya para buhayin si Snow White. Ipinaalam din ni Regina ito sa mga duwende para makauwi na sila kaagad. Ang buhay ni Snow White lang ang kaya kong iligtas. Kailangan natin gisingin ang kapangyarihan ng unang henerasyon ng mangkukulam sa kanya para buhayin siya. Gumawa ng isang kristal na kabaong at ilagay siya dito upang itago ang kanyang hininga. Ang iba, ipaalam sa prinsipe ang balitang iyon. At pagdating niya rito, sabihin sa kanya na gisingin si Snow White ng isang halik. Matapos marinig ang sinabi ni Regina, agad na sinimula ng mga duwende ang kanilang mga gawain. Kailangan bumalik ni Regina sa palasyo, kung hindi ay maghihinala ang demonyo at pananoorin ang kanyang mga kilos. Dahil ipinaalam ng mga duwende, agad na sumakay ang prinsipe ng gabing iyon upang hanapin si Snow White. Umaga na siya nang nakarating doon. Gaya ng sinabi ng mga duwende, hinilikan siya ng prinsipe sa labi. Pagkatapos sa isang himalaan nangyari, nagising ang kapangyarihan ng unang mangkukulam. Nadama ng mga duwende na oras na para sabihin kay Snow White ang katotohanan at hilingin sa kanya na talunin ng sakim na demonyo at iligtas ang kaharian. Nang magising ang kapangyarihan ng unang mangkukulam, naramdaman ito ng demonyo at ni Regina. Dahil sa kapabayaan ni Regina, may napansin ang demonyo sa kanya na kakaiba. Regina, nararamdaman mo rin ba? Pero bakit ang saya-saya mo? Ikaw ba yung laging humahadlang sa akin sa tuwing gusto kong pasalangin si Snow White? Gagawa ka muna ng aksyon para hindi ko ito magawa? Hindi na kita mapagkakatiwalaan. Sa wakas, nakuha mo na. Ngunit huli na. Ngayon ang katapusan ng iyong buhay. Tignan ko kung anong magagawa mo sa akin. Pagkatapos, nagsimulang salakayan ng demonyo sa Regina. Huh?
Walang panama si Regina sa demonyo. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay malubhang nasugatan. Nang papas lang ina ng demonyo sa Regina, dumating si Snow White at ang prinsipe para iligtas siya. Hindi mo dapat saktan ang katawan ng hari. Una, pilitin mo ang demonyo na lumabas sa kanya. Ano ang dapat nating gawin? Damhin ang kapangyarihan sa loob mo. Makakatulong ito sa iyo na linisin ang kadiliman sa loob ng hari. Nang marinig iyon, napapikit si Snow White at naramdaman ang kapangyarihan dumadaloy sa kanyang katawan. Unti-unti, nagbuwang isang matalas na espada sa harap ni Snow White. Salamat sa espada at sa lakas na natamunan mula sa sarili niyang pagsusumikap, nailabas ni Snow White ang demonyo sa katawan ng hari. Sana ang lahat, biglang lumipad ang huling abo ng demonyo patungo kay Snow White. Nang makita iyon, mabilis siyang pinagtunto ni Regina mula dito. Naku, hindi! Regina! Binigay mo ang buong buhay mo para protektahan ako, pero hindi pa rin ako nakakapagpasalamat. Pakiusap, buksan mo ang iyong mga mata at tumingin ka sa akin. Niyakap ni Snow White si Regina at napasigaw sa kawalan ng pag-asa. Biglang tumakas ang kapangyarihan ng unang henerasyon ng mangkukulam sa loob ni Snow White na nakapalibot kay Regina. Nagsimulang maghilom ang mga sugat at unti-unting nagising si Regina. Sa wakas ay natalo ang sakim na demonyo. Pagkatapos, naganap ang kasal ni Snow White at Prinsipe Clitus na may pagbati mula sa lahat. Ngunit, magkakaroon pa ba ng isa pang sakim na demonyo kung ang kasakiman ng tao hindi kailanman mawawala? Wow, fairy tales!